Thank you.
Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Ngayon natin ito upang magsaluhan
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang araw ng kalayaan ng Pilipinas. Alalahanin natin ang pagkakamit ng kasarinlan ng ating minamahal na bayan. Sa pagdiriwang na ito, hilingin natin ang tulong ng Diyos Ama na patuloy na pagpalain ang ating bansa sa pananatili ng kapayapaan at ng katarungan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, alalahanin natin ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala at ihabili natin ang ating sarili sa dakilang awa at pag-ibig ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong dakilang kapasyahan ay pinamamahalaan mo ang sanlibutan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin para sa aming inang bayan upang maging marunong ang namumuno at maaasahan ang mga mamamayan sa ikatatatag ng pagkakasundo at katarungan at ikapagkakaroon ng pampalagiang kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa mga araw na iyon, ibubuhos sa atin ang Espiritu. Kung magkagayon, ang ilang ay magiging matabang lupa at ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Ang katwiran at katarungay magahari sa lupain, pagkat pawang katwiran ang gagawin ng bawat isa. Kaya iiral ang katahimikan at kapanatagan magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay malalayo sa kabalisahan at mamumuhay ng tiwasay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkakaalipin
at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sa trono ng langit, nagtawa ang poon nang iyo'y sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng poot, yaong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniloklok ang haring marangal. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aalawin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw kong kapatid. Ngayon po ay ang 125th anibersaryo ng ating kalayaan sa ating ngayon sa ating bansa at sa ating kasaysayan. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil kahit medyo nag-aalangan ang panahon muli,
tayo ay naririto at sa araw na ito, alam naman po ninyo na ating ding binubuksan ang pintuan ng inang simbahan para sa ating mga peregrino, sa mga mananampalataya, sa mga turista at sa ating mga kapatid na nagnanais makita ang ganda hindi lamang ng simbahan kundi ang kasaysayan at ang lalim ng ating pananampalataya. Nagpapasalamat tayo sa mga naunang henyo ng open house na ito, ang ating mga naunang mga pastol dito sa katedral, sina Father Cali at si Father Reggie sa kanilang pagpapasinaya ng open house na ito. At sa maagang pagpapasalamat, nais din nating bigyan ng pagpupugay ang mga magiging volunteers, magiging tour guide, ushers ng ating open house mula sa ilang mga komunidad at sa ating very own na cathedral community. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ang pagiging mapalad at pagiging malaya. Dalawang karanasan na makapilipino at mga karanasan na malapit sa puso ng bawat isa. Alam nating mapalad ang ating bansa dahil sa napakaraming husay at talento ng bawat isa at ng bawat mamamayan. Alam natin na ang mga ito ay nauungkat hindi lamang sa natural na bisig at talino ng tao, kundi ito ay naharap, ito ay mga pangarap na minsang pinagdaanan dahil sa hirap. Nasubok, natutya, napintas, nasabihan ng masama, marahil nasaktan. Ngunit, hindi natigil ang kwento sa kasamaan dahil ang mga paghihirap na dinaanan naging tulay para maging totoo ang pangarap. Kaya masasabi nating naging tunay tayong mapalad. Tignan lang natin ang kanya-kanya nating mga kakayahan sa buhay at ang kulay ng pagiging mapalad sa ating bansa. Sa simpleng pag-aalaga po ng mga nanay, ng mga tao sa loob ng bahay, ang mga mag-aaral, nakitang-kita ko po, iilan dito ay mukha pang mag-aaral, sa inyong kabutihan sa loob ng eskwelahan, sa larangan ng sining, ang kakayanang makilala at maging tapat sa kasaysayan ng bansa, ang maging masunurin kahit sa mga simpleng batas, sa larangan ng palakasan at sa madami pang masasabi nating mapalad ako dahil hindi lamang ako tao, katolikong mananampalataya at katolikong Pilipino ako. Nakita natin kung paano tayo naging mayaman sa pagiging mapalad dahil naharap natin ito sa mga paghihirap na ating dinadaanan. Ngunit sa araw ng kalayaan, mga minamahal na kapatid, magandang tanungin na kung alam natin na hitik at puspos ng kakayahan ng tao, kung papaano natin nakikita at nadadama ang ating pagiging mapalad sa kabila ng ating paghihirap. Ito ang tanong. Malaya ba nating nadadama na tayo nga ay mapalad? O baka naman, kahit sa karanasan na maramdaman na tayo ay mapalad, tayo pa din ay napipigilan, tayo pa din ay winawalang bahala. Pinapahayag nga natin na malaya tayong mga tao, kaya nararapat lamang na malaya nating maibahagi kung sino tayo at ano ang mayroon tayo. Malaya tayong nakapagpapahayag ng ating sarili sa katotohanan man,
sa lipunan, sa simbahan, sa pamilya at sa buhay natin bilang tao. Malaya tayong makapagpapahayag kung ano ang nagagawa ng ating mga kamay. Malaya tayong nakapagpapakita kung ano ang lakas ng ating bisig. Malaya tayong makapagpapahayag ng tunay at buong pananampalataya sa may kapal. Dahil nakakalungkot na kahit kakayahan, ang pagiging totoo at ang pagiging mapalad ay unti-unti nang inaalis at tinatanggal sa atin. Na kahit sa pagpapadama na tayo ay talaga namang mapalad, tayo ay muling nakukulong at hindi muli nagiging malaya. Na kahit sa pagpapahayag na tayo ay mapalad, tayo ay napipigilan at natitigil muli. At nakakalungkot, kahit minsan, sarili pa nating inang bayan, napipigilan tayong maranasan na kahit sa anong hirap, napipigilan tayong masabing tayo ay patuloy na pinagpapala. Sa pagdiriwang natin ng araw ng kalayaan, maging saksi nawa po tayo sa katotohanan ito. Maging malaya sa pagpapahayag na tayo ay mapalad. Tulungan nawa ng Diyos ang bawat isa sa atin na mabuhay sa mga sa ating katotohanan at sa ating pagiging mapalad ng may tunay at banal na kalayaan. Harinawa, matigil nawa din ang mga karanasan na pumipiit sa ating maipahayag na tayo ay mapalad. Gawaran nawa tayo ng isang bansa, ng isang pamayanan, isang simbahan at isang pamilya na kung saan malaya nating maipapahayag na tayo nga ay puspos at lubos na pinagpapala. Magsitayo ang lahat. Lumapit tayo sa ating Ama sa langit at hilingin natin sa Kanya na lalong pagtibayin ang kalayaan ng lahat ng mamamayan at ang kapayapaan ng dakilang bansang ito. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway itaguyod ng simbahan nang matuwid ang katarungan, kalayaan, ang kapayapaan ng ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga pinuno ng ating pamahalaan ay magtulungan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang bawat pamayanan ay magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway gabayan ng ating Panginoon ang lahat ng naghihirap, may sakit, at dumaraan sa lahat ng uri ng pagsubok sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga kaluluwa na mga pumanaw ay tamasahin ang mga gantimpala ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng panalangin na iniaalay sa misang ito.
ang mga panalangin ng mga minamahal nating kapatid na ating kasama via online streaming at ang panalangin natin para sa bawat isa. Itaas din natin muli sa Diyos ang ating panalangin para sa ating inang bayan, sa lahat ng mga namumuno at sa ating lahat na sumusunod at namubuhay bilang mga tapat at nananalig na bayan na mamamayan ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang mga panalangin iniaalay namin para sa aming minamahal na bansa, kasama ni Maria, ina ng iyong anak, na namubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang hain ng anak mong hari ng kapayapaan sa mga bansa ay hinihiling naming magpalakas sa pagkakaisa ng diwa ng mga anak mong kapayapaan ang adhika. Kaya't nag-aalay ngayon ng mga handog sa dambana sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinataas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Papurihan natin at lahat.
sa krus ay umagos mula sa sugat niya't pagilirang inulos dugong nagbukas sa sanang nagawa ng taong naglilos sa katapatang sumpa o sakramentong banal na kahanga papurihan natin at lahat ng bansa o sakramentong banal na kahanga panggabi magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig na tunay upang kaming nakinabang sa katawa't dugo ng anak mong mahal ay maging tagapagdulot din ng kapayapaan sa tanan, sapagkat ito ang bigay niya sa amin bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ilang mga paalala lamang po para sa atin pong gaganaping open house. Una po ay ingatan po ninyo ingatan natin ang ating mga sarili. Maulan-ulan po kaya sana po may mga dala po kayong payong at kapote kung kayo po ay pupunta sa iba pang mga tourist spots dito po sa loob ng Intramuros at upang maiwasan din po natin ang ilang mga sakit na maaaring gumambala sa atin sa mga susunod na araw. Ikalawa po ay ingatan po natin ang ating kapaligiran, kaya po sa mga ating mga makikitang mga basura, ilang mga hindi naman dapat na makikita ay magkaroon po tayo ng initiative na manatiling malinis at maayos ang ating paligid. At pangatlo't panghuli, ingatan po natin ang ating mga pupuntahang lugar, lalo't higit po dito sa loob ng katedral. Pinapanatili po natin na ito pa rin ay isang sagradong lugar, isang simbahan, bahay ng Diyos, kaya aming din pong habilin na maging maayos pa din po tayo sa pagpasok dito, panatilihin ang isang maayos at payapang kapaligiran sa paglilibot sa ating mga lugar dito sa loob ng katedral. Sana po ay ma-enjoy po ninyo ang araw na ito sa paglibot, hindi lamang sa loob ng inang simbahan, kundi sa madami pang lugar na inyo makikita ngayon. Ito nawa po ay hindi lamang magpalago ng ating kaalaman sa kasaysayan, kundi mapalago ang ating pangalan at ating digdidad bilang mapapalad na Katolikong Pilipino.
Makita-kita po tayo sa mga susunod na oras at muli maligayang pagdating at mainit na pagtanggap mo. Mainit na pagtanggap po dito po sa inang simbahan, ang Basilica Minor ng Immaculada Conception. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos Ama, ang lumingap sa inyong puso at pag-iisip, sa pamamagitan ng pagkakakilala at pag-ibig niya, at ng kanyang anak na si Jesucristo ang ating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Maria, Ina ng Ama.